Tirada na sila, guys. Tirada na sa bahay ni Kuya. Tingnan nyo maigi, guys, kung paano mag-uwin din si Kamungkil, guys. Lakas ang power sa building, guys. Parang Dragon Ball.
hindi. Gano na mga guys. So, kaway-kaway ka dyan. Boy, kaway-kaway ka yan, boy. Para makita kayo sa mami mo, boy. Oh, sa camera, shut out ba? So. Nag-shut out kang kakailimin sa Macau day. Na nag-nagubuhat ng bahay namin ngayon. Wala, malaki na ang gastos niya. Posisyonan mo guys kay, kasi ang sala namin guys kasi maliliit lang.
So ayan no, magandang hapon mga kamukil no. So time check tayo mga kamukil, 4:29. Maaga natin natapos na nabubungan itong mga kamukil. Tapos paglagay ng pasya frame mga kamukil no, aga natin natapos, kaya medyo alanganin na magmasa, maghalo mga kamukil. Kaya napagpasya na relax na lang muna, bukas na, babawi na ng bukas. So ganito lang yung pagka trabaho ko mga kamukil sa extension nila no, na nakikita nyo. So sa mga nagtatanong kung paano mag asimbol ng pambubungan talaga, panlalapatan natin ang bubong, so extension lang muna itong mapapakita ko sa inyo, kasi wala pa tayong buong project na tinatrabaho. Pero baka sa susunod merong darating, matuturo ko na sa inyo kung paano talaga mag asimbol ng rafter at saka trusses. So dito sa harap mga kamukil nakikita nyo yan, gumamit ako ng tubular na 1x2 yung ginamit ko dito. Tapos ginawa ko siyang letter L mga kamukil sa taas para nakasabit siya sa taas, kasi walang mapagwildingan. Tapos yung kabilya dun sa taas mga kamukil, o bakal na naging horizontal natin sa CHB natin, tiniko ko yun pababa, tsaka winilding ko sa mga ano na yan, sa tubular. So ganun din dito sa ano mga kamukil, dito banda kung nakikita nyo. So direkta ko na lang siya nilalagay, tapos dun sa dulo nakikita nyo, pinahawakan ko siya ng bakal, na yung bakal na yan mga kamukil, sa pusti yan, yun yung parilya natin sa pusti na sobra. Tiniko ko siya pababa, tapos pinahawak ko siya, kasi kapag gagamit tayo ng maraming bakal dito mga kamukil, masyadong magastos na, kaya pinag-isipan ko kung paano makakatipid yung may-ari. So ito na yung ano mga kamukil no, forma niya sa labas, tingnan natin. So bali bukas mga kamukil, ito nakabili tayo ng gutter. Ito yung gutter na binili mga kamukil, ito yung tratrabuhin natin bukas. Tapos ituturo ko sa inyo mga kamukil bukas kung paano magdugtong ng kantuhan ng gutter, paano magkanto ng gutter, tsaka mag dugtong ng side flashing sa gutter. So ipapakita ko sa inyo bukas mga kamukil. So itong binili natin mga kamukil is Banawi type to na gutter. So yung pasya nito is 8 inches lang yung pinagawa ko mga kamukil. So bukas makikita nyo kung paano yan kantuhin, tsaka kakabit na natin dito yan bukas mga kamukil. So bukas half day yung target ko na matapos tong gutter. Pagka hapon na naman mga kamukil, dito na naman tayo sa harap, magpile tayo dito para mapurma na tong sala nila. Pagka mapurma na to mga kamukil, saka ko na titibagin yung nasa harap. Tapos yung bintana mga kamukil, nakikita nyo yung maliit, ililipat ko yan dito mga kamukil. So ang sukat ng bintana na yan, yun din yung gagawin ko dito sa gilid na yan. So ito, yan dyan mga kamukil. Tapos dito sa harap mga kamukil, yung bintana nito ay sing taas yan ng tao na ilalagay dito, pero maliit lang siya mga kamukil. Tapos dito yung pintuan niya. So abangan nyo mga kamukil kung ano yung itsura nito kapag matapos. So sa pader naman natin mga kamukil, bali ito na yung pader niya, tapos tubular na yung nasa taas dyan. Tapos dito sa gilid mga kamukil, yung kasama kong isa bukas, siya yung magpapatuloy sa paghukay dito. Dito papatuloy niyan papunta dun yung may pusti na yun. Tapos yung parilya na katayo mga kamukil, bubuhusan natin yan. So inuuna ko lang muna to dito sa ano mga kamukil, harap, kasi ito yung medyo matagal, kasi kapag na-plaster to mga kamukil, kailangan ko pang ilipat itong mga wirings mula sa panel board hanggang sa metruhan. So malipat yan dito lahat mga kamukil, dito sa pusti na to. So pati ilaw mga kamukil, magdadagdag ng ilaw dito, at saka mag-i-installar ako ng ibang wirings dito, saka mga switch at CO, convenience outlet. So yan lang mga kamukil no. So bali ito yung forma niyo mga kamukil. So bukas pa talaga makikita yung kagandahan nito mga kamukil sa harap niya, bukas pa, kasi pag malagyan na yan ng gutter bukas mga kamukil, box na yan, okay na yan. So yan lang mga kamukil no. At sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video pag nagustuhan. At kung halimbawa mga kamukil, kayo po interesado sa mga videos
na aking ina-upload o sa aking mga content. Don't forget to hit the notification bell, mga kamukil, para kung sakaling may bagong videos akong ia-upload, isa po kayo sa mga update. So once again, Monkel and the vlog. So ayan, mga kamukil, no, bago tayo magtapos ay may gusto lang akong isigaw dito. I-shout out natin, mga kamukil. Shout out kay Canar Works and Vlog. So shout out sa iyo, idol. Salamat sa pagsuporta sa ating bagong channel, Ermos TV. Kay Ford Yudila, shout out sa iyo. Kaibigan, ingat-ingat po. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Kay Angel Rose Opaiza. Si Angel Rose Opaiza, ito yung nagtatanong sa atin, mga kamugil, kung paano magdugtong ng pusti na magpantay lahat sa dulo. So may na-upload na ako dyan, Angel Rose. Sana nakuha mo at naintindihan mo yung video na yan. So maraming salamat. At dahil sa iyong katanungan, nakagawa tayo at nakapaabot tayo ng dagdag kaalaman sa ibang tao na gustong matuto, no, kung paano gawin yon, yung mga ganun na magpantay yung dulo ng mga posti natin kapag tayo nagdudugtong. So shout out sa iyo, Angel Rose Opaiza. At saka shout out din kay Pinoy Matix Channel. So isa siyang vlogger, si Canar Works and Vlog, isang vlogger. Si Pinoy Matits Channel, isa din vlogger. So tuloy-tuloy lang, kapatid. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta kay Ermos TV. Pupuntahan ko rin kayo, huwag kayong mag-ala, pupunta ako sa inyo. At shout out kay sa ating isang kapatid na taga-suporta sa ating channel, no, kay Ermos TV, si Amid Melo. Shout out sa iyo, kapatid. Kumusta? Ingat-ingat po. At salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel, no. At saka shout out din kay Valentino Barido. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa bagong channel ni Monkel TV na Ermos TV. So maraming salamat sa inyo. So sa lahat na nandito kay Ermos TV, shout out sa inyo lahat at thank you po ng marami sa inyong suporta.